Ang Walang Kapantay na Martial God, Ikalawang Aklat. Kabanata 6, Pagpunta sa Supranatural na Rehiyon. Nang sabihin niyo ng lalaki, naunawaan ni Lin Feng na tama siya, ang lalaking nasa harapan nila ay isang diyos mula sa kontinente ng Siyam na Ulap. Si Lin Feng ang kanyang tagapagmana, at ang lalaking iyon ay ang orihinal na guru din ng Matandang Baka. Hindi niya akalain na ang guro ng Matandang Baka ay nasa mundong ito. So, ibig sabihin, maraming tao mula sa Continent of the Nine Clouds ang napunta sa lugar na ito. At mayroon bang mga tao mula sa kontinente ng mga Diyos sa kontinente ng Siyam na Ulap? Si Zhu Baguio, ang guro ng Matandang Baka. Marami pa bang tao? Bukod sa kontinente ng mga Diyos at kontinente ng Siyam na Ulap, mayroon bang ibang mga kontinente? Ano ang mali sa cosmos? Si Lin Feng ay nanggaling sa planetang Earth, maaari ba siyang bumalik doon? Isa itong malaking misteryo, ngunit hindi ito masyadong inisip ni Lin Feng. Ang bawat isa ay nagtanong sa kanilang sarili ng parehong tanong. Ngunit sa ngayon, tumingin si Lin Feng sa lalaki. Tumingin din sa kanya sina Mr. Zhou at Zhou Bin, lumuhad sila at sinabing, "Ancestor, please save our lives. Gustong patayin ng taong iyon ang apo namin. Mangyaring patayin ang mga taong ito." Sabi ni Mr. Zhou, siya ay hinalinhan. Naroon ang kanyang ninuno, hindi niya kailangang matakot. Nang marinig ng lalaki si Mr. Zhou, sumimangot siya at walang pakialam na sinabi, "Kayo ang aking mga ina po, dapat kang magsanay ng paglilinang at maging mga espiritual na nilalang sa malaot madali, hindi ka naririto upang kumilos na parang mga Panginoon at maniis sa mga tao sa nayon. You better conduct yourselves well, otherwise, wala akong pakialam na patayin ang mga ina po ko gamit ang sarili kong mga kamay." Sabi ng lalaki, parang normal lang ang sinasabi niya. Lumubog ang mga mukha ni na Mr. Zhou at Zhou Bin. Paulit-ulit silang humingi ng tawad at paulit-ulit na yumuko. Hindi man lang sila naglakas loob na itaas ang kanilang mga ulo. Hindi nila gustong patayin sila ng kanilang ninuno. Tumiti ang lalaki kay Lin Feng at sa Matandang Baka. "Bata, sa wakas nagkita tayo. Master, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyayari?" Tanong ni Lin Feng, ikinulong ang kanyang kamao sa kabilang kamay niya. Napangiti ang lalaki sa tanong ni Lin Feng. Tumiti siya at umiling. "Hindi pa oras. Hindi mo malalaman sa ngayon. Master, namiss kita." Si Lin Feng ay curious at maraming tanong, habang ang Matandang Baka ay namimiss ang kanyang amo. Pinalaki siya ng kanyang amo, hindi mailalarawan ng mga salita ang kanyang nararamdaman. Napabuntong hininga si Lin Feng. Ang Matandang Baka ay may partikular na damdamin pagdating sa kanyang amo. Si Lin Feng ay kanyang tagapagmana at siya ay isang diyos sa kontinente ng Siyam na Ulap, ngunit ang Matandang Baka lamang ang ganap na kumilala sa kanyang orihinal na amo. "Munting baka, maganda ang lagay mo. Ngayon dinala mo ang aking tagapagmana sa kontinente ng mga diyos. Nakamit mo na ang kalahati ng iyong misyon." Nakangiting sabi ng lalaki, ginalaw ang Matandang Baka. Sa harap ng kanyang guro, siya ay palaging isang guya. "Guro, pakisabi sa akin kung ano ang susunod kong gagawin." Sabi ng Matandang Baka. Alam niya na kapag natapos niya ang kanyang misyon, makikita niya ang kanyang Panginoon at paglingkuran siyang muli. Gusto niyang malaman kung ano ang susunod niyang gagawin. Napangiti ang espiritual na nilalang, sumulyap kay Lin Feng. "Munting baka, kailangan mong dalhin si Lin Feng sa supranatural na rehiyon ng ligtas, pumunta sa Holy Shrine ng supranatural na rehiyon, ipasa ang pagsusulit sa Holy Shrine, at pagkatapos ay matatapos ka na." Sabi ng espiritual na nilalang, nakangiting pantay-pantay. Kailangang protektahan siya ng munting baka. Kumunat ang noo ni Lin Feng at nagtanong, "Guro, bakit kailangan kong pumunta sa Holy Shrine sa supranatural region? Nandyan kasi ang totoong katawan ko, at may isang taong lubos mong kilala sa Holy Shrine ng supranatural na rehiyon, pati na rin." Sagot ng espiritual na nilalang. Si Lin Feng ay natulala, isang taong kilala niya. Isang tao mula sa kontinente ng Siyam na Ulap ang dumating bago siya. Sinong kaibigan iyon? Sino ang nasa supranatural na rehiyon? Napaka-curious ni Lin Feng. "Nakita ko, pupunta ako sa supranatural na rehiyon at magiging disipulo ng Holy Shrine, kung gayon." Sabi ni Lin Feng, na ikinuyom ang kanyang kamao sa kabilang kamay bago ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ang Holy Shrine ay may kinalaman sa mga shrine ng kontinente ng Siyam na Ulap, ngunit marahil sila ay isang katulad na uri ng maimpluwensyang grupo. Naunawaan ng espiritual na nilalang kung ano ang iniisip ni Lin Feng at ngumiti ng walang pakialam. "Munting bata, ang Holy Shrine ng supranatural na rehiyon ay ang pinakamakapangyarihang maimpluwensyang grupo ng supranatural na rehiyon. Mayroong maraming malalakas na cultivator doon. Ito ang pinakasagrado at holy land ng rehiyon. Sa kontinente ng Siyam na Ulap, ikaw ang pinakamalakas na cultivator at isang diyos, ngunit sa supranatural na rehiyon,
ikaw ay nasa milyon o daan-daang libo, sa palagay ko. Kailangan mo pa rin gumawa ng matinding pagsisikap. Sinabi ng espiritual na nilalang. Lumiwanag ang kanyang anyo nang lumingon siya kina Mr. Joe at Jobin at sinabing. Nasa God's Village kayo para protektahan ang mga tao, hindi para gumamit ng malalakas na koneksyon para takutin sila. Hindi na ako magiging mabait sa susunod. Ngayon, kumilos ka, munting baka, alis na ako. Tulungan mo si Linfang. Malaki ang kontinente ng mga Diyos, marami kang lalakbayin. Sabi ng espiritual na nilalang. Nawala siya sa liwanag ng bituin, na parabang hindi siya dumating. Ang matandang baka at si Linfang ay nakatayo sa tabi ng isa't isa, si Namingqing at Tang Yuyu sa likod nila. Nakita nilang lahat ang pagkawala ng espiritual na nilalang. Ang aking guro ay naging napakalakas na ang kanyang lakas ngayon ay hindi maarap, hindi ko man lang makita kung gaano siya kalakas ngayon. Bamantong hininga ang matandang baka, at umiling. Gaano kalakas ang iyong guro noong mga araw? Hindi maiwasang magtanong si Linfang. Hindi niya inaasahang sasagot ang matandang baka. Gayunpaman, tumugon nga siya, at ang kanyang sagot ay nakapagtataka. Dati siyang high-level Holy Emperor at ngayon ay hindi ko alam kung gaano siya kalakas. Sagot ng matandang baka, umiling-iling. Siya ay naging isang itim na tuldok at nawala. Ang puso ni Linfang ay kumikibot at kumabog nang napakalakas na ang kanyang katawan ay nakaramdam ng manhid. Unti-unti niyang napagtanto na siya ay napakalakas sa kontinente ng siyam na ulap, ngunit sa kontinente ng mga Diyos, siya ay tunay na isang ordinaryong cultivator. Ngunit masaya si Linfang, dahil mas mabuti sa ganoong paraan. Kung naabot niya ang tuktok ng paglilinang, kung gayon ang paglilinang ay magiging boring. Ang pinakamahusay ay kung maaari siyang umunlad magpakailanman, gayunpaman. Pero ngayon, ano ang kailangan niyang gawin para lukas siya? Cosmic Strength, Abstruse Energy, Celestial Dao. Nakontrol na niya ang lahat ng uri ng enerhiya na iyon, at ngayon. Kailangan ba niyang pag-aralan ang mas makapangyarihang mga uri ng lakas? Si Linfang ay napaka-curious at masigasig. Sige, may layunin tayo ngayon, pumunta tayo sa kalsada. Sabi niya kay Mengqing at Tang Yuyu sa likod niya. Oo, dapat tayong pumunta sa Holy Shrine sa Supranatural Region. Mahinang sumang-ayon si Mengqing. Sister Mengqing, hindi ba tayo dapat pumunta sa Silver Region para hanapin sila? Tanong ni Tang Yuyu, nakasimangot. Oo, talagang hahanapin tayo ni Zin at ng iba pa. Pero baka kung pupunta tayo sa Supranatural Region, makakahanap tayo ng solusyon para pumunta sa Silver Region. Sagot ni Linfang nang makita niyang may pagdududa si Tang Yuyu. Ginoong Joe, bigyan kami ng mapa ng supranatural na rehiyon. Sabi ni Linfang, sumulyap kay Mr. Joe. Hindi na naglakas loob si Mr. Joe na magsalita. Sinunod lang niya at ipinadala ang isang mapa kay Linfang. Tumingin si Linfang mapa. Ang supranatural na rehiyon ay tunay na napakalaki, mas malaki kaysa sa lalawigan ng bahwang. Ang God's Village ay nasa hilagang silangan na bahagi. Ang Holy Shrine ay nasa gitnang bahagi ng supranatural na rehiyon. Isang distansyang daan-daang libong li ang nagpahiwalay sa kanila mula sa Holy Shrine. Magtatagal sa paglipad, at mas matagal pa sa paglalakad. Terena, sana mabilis tayong makarating. Sabi ni Linfang sa mga babae. Pagkatapos ay kinuha niya ang mapa, hinawakan ang mga kamay ng mga babae, at nawala sa nayon ng Diyos. Huminga ng malalim si Mr. Joe nang makita niyang umalis ang tatlong taong iyon. Sa wakas, wala na sila. Ang pressure ay kakilakilabot sa tabi ng isang Supreme Holy King. Napakagaan ang pakiramdam niya ngayon. Ang walang kapantay na Martial God, ikalawang aklat. Kabanata 7, Prinsipe Tian Kiyong. Ang supranatural na rehiyon ay dalawang beses na mas malaki kaysa sa lalawigan ng bahwang. Nahahati ito sa silangan, timog, kanluran at hilagang bahagi. Si Linfang ay nasa God's Village, na nasa hilagang silangang bahagi ng rehiyon. Isang distansyang daan-daang libong li ang naghihiwalay sa nayon mula sa gitnang bahagi ng rehiyon. Humigit kumulang 20 araw ang kinakailangan upang makarating doon sa paglalakad. Nagpa siya si Linfang at ang kanyang dalawang asawa na parehong lumipad at maglakad upang makarating doon, kaya malamang na kailangan nila ng halos 10 araw. Lumipas ang 4 na araw, pinabalik ni Linfang si Namingqing at Tang Yuyu sa kanyang mundo ng mga espiritu. Hindi niya alam kung haharap ba siya sa panganib o hindi sa labas ng mundo. Kung nabangga niya ang iba pa niyang asawa, papasukin din niya ang mga ito. Sa ganoong paraan, hindi na kailangang mag-alala si Linfang. Nagpatuloy si Linfang sa paglalakbay ng 2 araw at nakarating sa isang lungsod. Ang lungsod ay mukhang napakaganda at maluwalhati. Ito ay malawak at walang hangganan. Maraming matataas na tore, restaurant, hotel. Pumasok si Linfang sa lungsod at nakinig sa mga tao sa paligid. May mga tao mula sa lahat ng dako.
Nagpatuloy si Lin Feng sa paglalakad sa lungsod at naghanap ng isang inn. Pao Mayan, gusto ko ng masarap na alak at dalawang gin ng inihaw na karne. Pumasok si Lin Feng sa isang restaurant at nakahanap ng isang tahimik na lugar. Narinig niyang may nagutos. Dumaan sa tabi niya ang batang waiter na may dalang isang malaking garapon ng alak at dalawang plato ng karne. Ang waiter ay medyo malakas, isang mababang antas na emperor. Sa kontinente ng mga Diyos, isang mababang antas na emperor ang nagtatrabaho bilang isang waiter. Sa kontinente ng Siyam na Ulap, ang isang mababang antas na emperor ay itinuturing na isang Panginoon sa isang maliit na mundo. Sa palagay ko nasa Zhongzhuan City ka para sa deployment spell competition, sir. Tanong ng waiter, nakangiti habang naglalagay ng mga adobo na gulay at alkohol sa mesa ni Lin Feng. Kumunat ang noo ni Lin Feng, pagkatapos ay mukhang nasa sabik at nagtanong. Mayroon bang deployment spell competition sa Zhongzhuan City? Ha, hindi mo ba alam ang tungkol dito, sir? Nang marinig ng waiter si Lin Feng, nagulat siya, ngunit ngumiti lang siya at tumanggo. Dahil hindi mo alam, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang tungkol dito, sir. Salamat, gusto kong marinig ang tungkol dito. Sabi ni Lin Feng, tumatango at nakangiting masaya. Hello, excuse me. Anong problema mo, bata? Kalahating araw nang naghihintay ang prinsipe ng aming clan at nag-uusap kayo dyan. Bilisan mo dalhin mo sa kanya ang alak niya. Sigaw ng isang matangkad at matipunong lalaki sa kabilang. Namutla ang mukha ng waiter, at nagmamadaling naglakad patungo sa matangkad at matipunong lalaki. Tumayo ang lalaki sa harap ng mesa, kung saan naghihintay ang isang binata na nakasuot ng silver na damit. Siya ay may dalang espada, at may kabayanihan, ngunit walang malasakit na hangin tungkol sa kanya. Lumapit sa kanya ang waiter, namumutla ang mukha. Prinsipe Tian Kiyong, hindi ko alam na nandito ka. Patawarin mo ako. Paumanhin at labis na paggalang na sabi ng waiter. Emf. Paanong ang prinsipe ng aming clan ay nagmamalasakit sa isang maliit na piraso ng tae na tulad mo? Bilisan mo magdala ng alak at atsara. Galit na sigaw ng matangkad at matipuno. Sa sobrang takot ng waiter ay tumakbo siya palayo sa kusina para kunin ang mga in order. Tiningnan ni Lin Feng ang binata at ang matangkad at matipunong lalaki. Ang matangkad at matipunong lalaki ay tumingin pabalik kay Lin Feng at galit na sumigaw. Ano ang tinitingnan mo, bata? Gusto mo ring masaktan ang prinsipe ng aming clan. Medyo mabangis at galit ang itsura ng matangkad at matipunong lalaki. Siya ay isang mababang antas na saint, siya ay medyo malakas na. Ngunit sa harap ng isang Supreme Holy King tulad ni Lin Feng, mukha siyang kaytawa-tawa at nakakaawa. Tinitigan siya ni Lin Feng at dinuraan ang kanyang mukha. Mukha namang tulala ang matangkad at matipunong lalaki. Itinaas niya ang kaliwang kamay at pinunasan ang tumalsik sa kaliwang pisngi. Bigla siyang tumingin sa hindi kapanipaniwalang galit. Ang kanyang mukha ay naging kakilakilabot at mabangis. Galit na galit siyang sumigaw. Bata, gusto mong mamatay. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamao at ibinato ito kay Lin Feng. Tumayo si Cheese sa paligid niya. Mabilis na nagtakbuhan ang mga tao sa paligid. Bumalik ang waiter at nang makita niya si Lin Feng at ang matangkad at matipunong lalaki na nag-aaway, biglang nagbago ang mukha niya. Nako, nako. Paano niya nasaktan si Prinsipe Tian Kiyong? Naisip ng waiter. Namutla na naman ang mukha niya. Inilagay niya ang alak at mga gulay sa mesa ng binata ng buong ingat. Sinulyapan ng binata ang waiter saka ang matangkad at matipunong lalaki. Jun, bumalik ka, sabi ng binata. Sa sandaling iyon, ang matangkad at matipunong kamao ng lalaki ay kalahating metro ang layo mula kay Lin Feng, malapit na siyang maabot. Pagkasabi noon ng binata ay napatigil sa paggalaw ang matangkad na lalaki. Nagulat ang waiter, ngunit gamaan ang loob ni Lin Feng. Wala sa panganib si Lin Feng. Emf. Maswerte ka na ang ating prinsipe ay mapagbigay at mapagbigay. Kung hindi, napilayan ko ang iyong pagtatanim. Galit na sigaw ng matangkad at matipunong lalaki. Tumiti siya ng mayabang at nanunuya, na parabang iniligtas niya ang buhay ni Lin Feng. Pagkatapos ay tumalikod siya upang bumalik kay Prinsipe Tian Kiyong. Hehe, dahil nandito ka, subukan natin. Sabi ni Lin Feng, nakangiting walang pakialam. Hinagis niya ang kanyang kamao sa matangkad at matipunong lalaki, at pinakawala ng chi ng isang Supreme Holy King. Namuti ang mukha ng lalaki, at nanginginig ang kanyang mga binti. Umabot ang kamao ni Lin Feng sa balikat ng matangkad at matipunong lalaki. Siya ay sumigaw, na may impresyon na ang isang napakalaking bundok ay bumagsak sa kanyang balikat, at ito ay naging manhid. Hinawakan siya ni Lin Feng sa balikat. Lumuhod ka, walang pakialam na sabi ni Lin Feng. Nakita ng lahat na nanginginig ang mga binti ng matangkad at matipunong lalaki, mapatla ang mukha niya, at luluhod na siya.
Galit na galit ang matangkad at matipunong lalaki, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang lumuhod. Mukhang natakot ang waiter. Akala niya ay masyadong pabaya si Lin Feng. Kung kaya niyang talunin ang matangkad at matipunong lalaki, mabuti para sa kanya, ngunit paano si Prinsipe Tian Kiyong? Pinahiya ni Lin Feng si Prinsipe Tian Kiyong sa pamamagitan ng paggawa nito. Gaya ng inaasahan, galit na sumigaw si Prinsipe Tian Kiyong nang makita niya iyon, at binasag ang mesa habang siya ay bumangon. Naglabas siya ng lakas, nanamuo at lumipat patungo kay Lin Feng. Malamig na tiningnan siya ni Lin Feng. Sumabog din ang lamesa sa harapan niya. Nagpakawala rin siya ng isang pag-atake, at ang lahat ng mga mesa sa paligid nila ay sumabog. Lahat ay nakatingin sa kanila. Itinaas ni Prinsipe Tian Kiyong ang kanyang kaliwang kamay, at ang matangkad at matipunong mga binti ng lalaki ay naging tuwid muli, hindi na niya kailangang lumuhod pa. Tumiti si Lin Feng at sinabing, "Dahil gusto mo ito, ibibigay ko ito sa iyo." Walang kahirap-hirap na ikan-away ni Lin Feng ang kanyang braso, at ang matangkad at matipunong lalaki ay itinapon, bumagsak sa mga labi ng mesa ni Prinsipe Tian Kiyong. Galit na sigaw ni Prinsipe Tian Kiyong. Muli niyang iniunat ang kanyang kamay at isang nakakatakot na lakas ng kontrol ang tumawid, na ikinagulat ni Lin Feng. Mataas na antas ng kontrol na daw. Sinalo ni Prinsipe Tian Kiyong si Jun at Hin Ayla sa tabi niya. Mukhang galit na galit si Jun. "Prinsipe, pinawalan kita ng mukha, humihingi ako ng awa sa iyo." Sabi ni Jun, ikinumpas ang kanyang mga kamao sa harap ng kanyang dibdib. Puno ng pagsisisi ang kanyang mga mata. "Huwag kang mag-alala. Napakalakas ng lalaking iyon. Kagalang-galang na kapatid, maaari ko bang tanungin ang iyong pangalan?" Tanong ni Prinsipe Tian Kiyong, malamig na ngumiti. Walang pakialam na sinabi ni Lin Feng. "Mo Feng, brother Mo Feng, sigurado akong magkikita pa tayo." "Tara na, Jun." Nang marinig ni Tian Kiyong ang pangalan ni Lin Feng, tumanggo siya. Tumanggo si Jun, galit na nakatingin kay Lin Feng at sumigaw ng may banta. "Nasaktan mo si Prinsipe Tian Kiyong, Mo Feng, mapahamak ka." "Kehe, bon voyage, Prinsipe Tian Kiyong." Sabi ni Lin Feng na kinuyam ang kanyang mga kamao at nakangiti. Umalis sa insina Jun at Prinsipe Tian Kiyong. Sa sandaling iyon, nakatayo pa rin ang lahat. Itinuro nilang lahat si Lin Feng at bamulong. Napahamak ang batang iyon. Naglakas loob siyang saktan si Prinsipe Tian Kiyong. Baliw siya. Karapat dapat siyang mamatay. Kehe. Sa tingin niya ay napakalakas niya. Hindi lumalaban si Prinsipe Tian Kiyong sa mga ganyang tao. Ayaw niyang sabihin ng ibang tao na binobuli niya ang mahihina. Haha, si Prince Tian Kiyong ay masyadong mapagkawang gawa at mapagbigay, ang taong iyon ay hanggal. Itinuro ng mga tao si Lin Feng at pinagtawanan siya ng panunuya. Sinulyapan ni Lin Feng ang mga taong iyon at sinabing, "Umalis ka bago ako magalit. Gusto mo talagang mamatay. Piraso ng basura, sa tingin mo matatalo mo si Prinsipe Tian Kiyong dahil natalo mo si Jun. Isa ka lang basura. Mga kapatid, turuan natin siya ng magandang leksyon, medyo mayabang siya." Galit na sigaw ng ilang lalaki. "Lahat kayo mahilig magsalita ng kalokohan, di ba? Asar." Tiningnan sila ni Lin Feng ng masama. Binitawan niya ang chi, na lumundag at tinangay sila. Ang kanyang chi sa antas ng isang Supreme Holy King ay nakapalibot sa kanila. Malaking pagbabago ang mga mukha ng iilang taong iyon. Bigla silang natakot. "Prinsipe, iligtas mo ang aming buhay. Iligtas mo ang aming buhay. Mayroon kaming mga mata, ngunit hindi kami nakakakita. Alisin mo ngayon." Walang pakialam na sabi ni Lin Feng. Ang kanyang chi ay tinangay sila at hinaypan sila palabas ng inn. Naghiyawan silang lahat nang mawala sila. Walang nang ahas na punahin muli si Lin Feng pagkatapos noon. Nakita nilang lahat kung gaano siya kalakas. Siya ay isang kataas-taasang Holy King. Siya ay isang tagapamahala, o isang Diyos sa kanyang mundo. Ang mga pinuno ay mga mababang antas na malalakas na cultivator, mayroon lamang ilang 10,000 sa kanila sa kontinente ng mga Diyos. "Hindi ito marami. Halika dito." Sabi ni Lin Feng sa waiter, hindi pinansin ang mga tao sa paligid na lahat ay mukhang nataranta. Nag-gesture lang siya para lumapit sa kanya ang waiter. Naglakad ang waiter patungo kay Lin Feng ng buong pag-iingat. Si Lin Feng ay hindi nagbigay ng mukha kay Prinsipe Tian Kiyong at pinaalis niya ang isang dosenang malalakas na cultivator, karamihan sa kanila ay mga Saint Emperors. Ang waiter ay isang mababang antas na emperor lamang. Ayaw niyang masaktan si Lin Feng. "Prinsipe, paano kita matutulungan?" Tanong ng waiter, nakangiting gumagalang. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat. Kabanata 8, Free Clans Exam. Pakisabi sa akin ang tungkol sa deployment spell competition. Sabi ni Lin Feng, na nakaturo sa isang upuan. Tumiti ang waiter at tumanggo.
Umupo siya sa upo ang ipinakita sa kanya ni Lin Fang at ngumiti. Prinsipe, sasabihin ko ba muna sa iyo ang tungkol sa kompetisyon o ang tungkol kay Prinsipe Tian Qiong na umalis dahil sa iyo? Prinsipe Tian Qiong, anong meron sa kanya? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Lin Fang. Tumiti ang waiter at tumanggo. Wala. Siya ay mula lamang sa isang clan ng deployment spellcasters, ang Tian Clan, at si Prince Tian Qiong ang napili nila para sa kompetisyon. Itinuring na siya ng lahat na panalo na. Si Prinsipe Tian Qiong ay isa ng Supreme Holy King, at siya ang nasa tuktok ng cultivation layer ng Supreme Holy King. Malapit na siyang makalusot, at sa lalong madaling panahon siya ay magiging Half-Holy Emperor. Sa mga tuntunin ng deployment spells, mas malakas siya kaysa sa ibang tao. Nagagawa niyang gawing deployment spell ang kawalan, kaya niyang gawing bundok ang kamay. Si Prinsipe Tian Qiong ay ganoong uri ng cultivator, kaya siya ang kakatawan sa Tian Clan sa kompetisyon. Bukod sa kanila, sasali sa kompetisyon ng tatlong clans ang Cheng Clan at ang Ma Clan, gayon din ang iba pang mahuhusay na deployment spellcasters. Paliwanag ng waiter. Naiintindihan ni Lin Fang. Si Prince Tian Qiong ay isa ring deployment spellcaster. Kaya pala, medyo naramdaman ni Lin Fang ang kanyang chi. Aling clan ang pinakamalakas sa tatlo? Tanong ni Lin Fang. Ang Tian Clan ang pinakamalakas, syempre, dahil si Prinsipe Tian Qiong ang pinakamalakas. Ang pinakamahina ay ang Cheng Clan. Malamang matatalo sila dahil tatlong henerasyon na ang nakakaraan mula nang magkaroon sila ng talagang malakas na cultivator. Ang pinaka-talented nila ay isang babaeng tinatawag na Cheng Yanuo, siya ang pinaka-talented sa clan nila, pero hindi niya kayang makipagkompetensya kay Prinsipe Tian Qiong. Paliwanag ng waiter. Si Lin Fang ay unti-unting bumubuo ng isang ideya. Oo nga pala, sir, sa pagkakataong ito, ang top 5 deployment spellcasters ay magkakaroon ng pagkakataon na dalhin sa gitnang bahagi ng supranatural region ng ilang half-holy emperors. Makakasama na sila sa God Sect. Biglang sabi ng waiter. Bumilis ang tibok ng puso ni Lin Fang nang marinig niya iyon. Ilang half-holy emperors ang personal na magdadala sa kanila sa gitnang bahagi ng supranatural region, at magkakaroon sila ng pagkakataon na maging mga disipulo ng God Sect. Wala siyang sapat na oras, maaaring lumitaw ang mga bagong problema ng hindi inaasahan, at sumali sa God Sect. Sekta ng Diyos. Mukhang nagulat si Lin Fang at nagtanong. Anong uri ng maimpluwensyang grupo ang God Sect? Sir. Hindi alam ng waiter kung paano magre-reply. Si Lin Fang ba ay isang caveman mula sa kabundukan? Alam ng lahat sa supranatural region ang tungkol sa God Sect. Sila ang pinakamalaking sekta. Anong problema, sabihin mo sa akin. Sabi ni Lin Fang. Napangiti ang waiter at sinabing. Sir, ang God Sect ay ang pinakamalaking sekta ng supranatural region. Ang bawat cultivator sa rehiyon ay nangangarap na makasama sila. Nakita ko. Kaya alin ang mas malaki, ang God Sect o ang Holy Shrine? Tanong ni Lin Fang. Nagulat ang waiter at nagtanong. Alam mo ang Holy Shrine? Mas malaki ang Holy Shrine, syempre. Ang God Sect ay hindi gaanong makapangyarihan, ngunit mayroon silang mahigpit na relasyon. Ang pinakamalakas na disipulo ng God Sect ay regular na may pagkakataon na sumali sa Holy Shrine. Sige, nakikita ko, pwede ka nang umalis. Tumanggo si Lin Fang. Naiintindihan na niya ang lahat ngayon. Ang clone ni Lin Fang ay pumasok sa sarili niyang mundo at sinabi kay Meng Qing, Yu Yu, at sa kanyang mga magulang ang lahat. Naisip nilang lahat na mas mabuting sumali si Lin Fang sa deployment spell competition, dahil si Lin Fang ay isang mahusay na deployment spellcaster at malamang na madaling makatapos sa top 5. Kumain si Lin Fang at umalis sa inn. Hinanap niya ang Cheng Clan sa mapa na ibinigay sa kanya ni Mr. Zhou. Gusto ni Lin Fang na lumahok sa kompetisyon na kumakatawan sa Cheng Clan. Sinabi sa kanya ng waiter ang tungkol sa Cheng Clan. Sila ang pinakamahina at sa pinakamahinang clan na si Lin Fang ang magkakaroon ng pinakamahusay na pagkakataon. Makalipas ang kalahating oras, unti-unting dumidilim sa labas. Dumating si Lin Fang sa gate ng Cheng Clan. Nagulat si Lin Fang dahil maraming tao sa harap ng gate. Nagtataka si Lin Fang. Naglakad siya pasulong at tumingin sa gate na may gintong abiso dito. Sinabi nito na ang lahat ng hindi miyembro ng tatlong pangunahing clans at gustong sumali sa kompetisyon ay kailangang pumunta sa pangunahing gusali para kumuha ng pagsusulit. Ang mga nakapasa sa pagsusulit ay makakasali sa kompetisyon kasama ang iba pang mga clans. Lumakad pasulong si Lin Fang. May deadline, alas 12, kung kailan hihinto ang pagsusulit. Pagkaraan ng isang oras, dumating si Lin Fang sa harap ng gusali. Nakita niya ang isang malaking tore, 100 metro ang taas. Ang lugar sa loob ay 1,000 metro ang lapad. 1,000 tao ang madaling manatili sa loob.
Lumakad si Lin Fang pasulong at papunta sa tore. May tatlong grupo ng mga tao sa loob. Mga miyembro ng Tian Clan, Ma Clan, at Cheng Clan. Ang grupo ng Tian Clan ang pinakalaki. Ang Cheng Clan ang pinakamahina. Ang kanilang grupo ay binubuo ng 7-8 tao. May isang binata sa harap ng mga miyembro ng Cheng Clan, nakasuot ng asul na damit. Nakatayo siya sa harapan, halatang namamahala sa pagsusulit sa gilid ng Cheng Clan. Hindi masyadong nag-isip si Lin Fang, ngunit dahil gusto niyang sumali sa Cheng Clan, natural na nakakakuha ito ng atensyon ng mga tao. Brother, bakit hindi mo subukang sumali sa Tian Clan? Ang Cheng Clan ay walang pagkakataon na manalo. Sabi ng isang lalaki sa tabi ni Lin Fang. Tumiti si Lin Fang at umiling, hindi siya pinansin. Tumuso ang lalaking iyon, pagkatapos ay tumungo sa Tian Clan. Gayunpaman, tinanggihan siya ng Tian Clan, at ikinagalit niya iyon. Tumiti si Lin Fang at umiling lang, nang makita ito. Salamat, brother, sa pagnanais na sumali sa Cheng Clan. Mangyaring ipakita ang iyong mga kakayahan. Sa wakas ay turn na ni Lin Fang. Mukhang open-minded ang binata ng Cheng Clan. Humanga si Lin Fang. Mas lalo siyang na-motivate na tulungan ang Cheng Clan. Sige, sisimulan ko na ngayon. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Pagkatapos nito, iniunat niya ang kanyang kamay at isang asul na liwanag ang bumungad sa kalangitan. Hindi ito malinaw na makita ng mga tao, dahil pabago-bago ang espasyo sa paligid. Nawala si Lin Fang. Tuwang-tuwa ang binata sa asul na damit. Muling lumitaw si Lin Fang 10 metro sa likod ng binata, na ikinagulat niya. Brother, isa kang eminent scholar. Tanong ng binata na nakablo na damit. Siya ay namangha. Maaring mag-teleport si Lin Fang, mayroon siyang hindi kapanipaniwalang antas sa mga tuntunin ng deployment spells. Sa ganoong lalaki, ang Cheng Clan ay magkakaroon ng malaking kalamangan sa kompetisyon. Hindi ako isang eminent scholar ngunit hindi mahalaga, ang mahalaga ay matulungan ko ang Cheng Clan na manalo sa kompetisyon. Sabi ni Lin Fang, nakangiting may kumpiyansa. Nagulat ang binata. Hindi talaga siya naniniwala. Ngunit kung sumali si Lin Fang sa Cheng Clan para sa kompetisyon, kahit papaano ay matulungan niya sila ng kaunti. Hindi lang inisip ng binata na matutulungan sila ni Lin Fang na manalo. Direkta niyang ibinigay kay Lin Fang ang bracelet ng Cheng Clan, bagaman. Ibig sabihin ay lalahok si Lin Fang bilang miyembro ng Cheng Clan. Tiningnan ni Lin Fang ang ekspresyon ng binata, nakita niyang hindi naniniwala ang binata na siya ang mananalo. Tumiti si Lin Fang nang walang pakialam. Hindi rin siya makasigurado, ngunit malalaman nila ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ni Lin Fang, may kumuha ng pagsusulit, ngunit nabigo. Sa ilang mga tao na kumuha ng pagsusulit upang sumali sa Cheng Clan, 4 lamang sa kanila ang nakapasa, kabilang si Lin Fang. Tinapos din ng 2 pang clans ang pagsusulit. Ang Ma Clan ay tumanggap ng 9 na tao, ang Tian Clan ay tumanggap ng 14 na tao. Ano ang iyong pangalan? Tanong ng binata na nakaputing damit. Mo Fang. Ikaw, brother. Diretsong tanong ni Lin Fang. Cheng Shan. Naikuyom ng binata ang kanyang mga kamao sa harap ng kanyang dibdib. Tumanggo si Lin Fang. Sige, brother Mo Fang, dahil nakapasa ka sa pagsusulit, maaari kang bumalik sa Cheng Clan kasama namin. Maghanda na tayo para sa kompetisyon, na ilang araw na lang. Sabi ni Cheng Shan. Si Lin Fang ay isa sa mga kilalang iskolar. Sa 4 na tao na na-recruit para sa pagsusulit sa panig ng Cheng Clan, medyo mataas ang kanyang posisyon. Sige. Pagsang-ayon ni Lin Fang. Dahan-dahan, bakit ka nagmamadali, Cheng Shan? Dahil tapos na ang 3 angkan sa mga pagsusulit, bakit hindi tayo magpalitan ng pananaw sa paglilinang? Iyan ay magiging mahusay, at isang paraan ng paghahanda para sa kompetisyon. Nang papaalis na si Cheng Shan at ang iba pa, pinigilan sila ng isang binata. Tumiti siya ng masama, ipinakita ang kanyang mga dilaw na ngipin. Mukha siyang masama at nakakadiri. Nang makita siya ni Cheng Shan, mukhang galit na galit siya. Ang walang kapantay na martial god, 2nd aklat. Kabanata Siyam, top level gathering. Pinipilit ng binatang iyon ang Cheng Clan, gusto niyang ipahiya ang mga ito. Kung pinahiya niya sila bago ang kompetisyon, mas lalo silang masiraan ng loob sa panahon ng kaganapan. Tian Han, ang Cheng Clan ay walang oras makipaglaro sa iyo. Magkita tayong muli. Yumukaw si Cheng Shan. Pagkatapos ay dinala niya si Lin Fang at ang iba pa, ngunit muli silang pinigilan ni Tian Han. Si Tian Han ay patuloy na nakangiti ng masama at mayabang, na ipinakita ang kanyang mga dilaw na ngipin. He said ironically, Cheng Clan, sa tingin ko ikaw lang ang natatakot na paglaruan, ako. Kung ganoon ang kaso, bakit ka sasali sa kompetisyon? Dapat kang huminto ngayon. Sabi ni Tian Han ng mapanukso.
Narinig iyon ng lahat at napatingin sa kanila. Ang mga miyembro ng Cheng Clan ay humahatak ng mahabang mukha. Nagalit sila. Pinahiya ng Tian Clan ang Cheng Clan. Sige, para paglaruan ka ng Cheng Clan. Iminumungkahi ko ang tatlong laban, panalo ang clan na may dalawang panalo. Sabi ni Cheng Shan. Sumimangot si Tian Han at saka tumanggo. Walang problema. Tatlong laban, dalawang tagumpay. Ang mga natatalo ay lumuhod, ano sa palagay mo? Sige. Sabi ni Cheng Clan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sana hindi siya matatalo at mapahiya ang Cheng Clan. Para sa unang labanan, nagpadala si Cheng Clan ng isang miyembro ng Cheng Clan. Isa siyang middle-aged na lalaki. Mukha siyang ordinaryo, ngunit may hawak siyang chessboard na naglalaman ng bakanteng espasyo. Nagulat si Lin Fang at nakasimangot sa pag-iisip. Ang chessboard na iyon ay talagang kamukha ng Celestial Evolution chessboard, ngunit hindi may kukumpara ang dalawa. Sa kanyang cultivation level, hindi na kailangan ni Lin Fang ng mga item. Ang Cheng Clan ay pumili ng isang manlalaban, ang Tian Clan ay pumili din ng isa. Pinadala nila ang isang matandang lalaki. Kahit na siya ay mukhang matanda, imposibleng malaman kung gaano siya katanda. Marahil na siya ay isa, dalawa, o kahit na daan-daang taong gulang, bilang mga cultivator ng mga emperor o mas malakas ay maaaring mabuhay ng 10,000 taon. Nang makita ni Lin Fang ang dalawang mandirigma, nalaman niya kaagad na matatalo ang Cheng Clan sa unang round. Gaya ng inaasahan, inilabas ng manlalaban ng Cheng Clan ang kanyang chessboard, lumabas ang bakanteng lakas ng espasyo at pinalibutan ang espasyo. Ngunit itinaas ng matandang lalaki ng Tian Clan ang kanyang kamay, isang gintong liwanag ang bumungad sa kalangitan. Isang octagon ang lumitaw. Sa lahat ng walong panig ay may malalaking gintong espada. Nabasag ang chessboard at nawala. Natalo ang Cheng Clan sa unang round sa isang kisap mata, wala pang 30 segundo. Ang matandang lalaki ng Tian Clan ay napakadaling nasira ang chessboard. Haha! Iyan ang mga miyembro ng Cheng Clan. Anong basura? Paano dapat sumali ang mga ganyang tao sa kompetisyon? Sigaw ni Tian Han, nakangiting nanunuya. Galit na galit si Cheng Shan. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sumigaw. Ipaglalaban ko ang isang ito. Sige, sasama ako. Sagot ni Tian Han. Kanina pa niya hinihintay na dumating si Cheng Shan. Tumingin si Lin Fang sa kanila. Galit na galit si Cheng Shan, kaya magulo ang kanyang chi. Siguradong matatalo siya. Sinalakay ni Cheng Shan. Ang kanyang mga kamay ay naging bahagi ng espasyo sa kanilang paligid. Dalawang light beam ang lumitaw, na naglalaman ng lakas ng espasyo at oras. Pinalibutan nila si Tian Han. Tumiti ng malapad si Tian Han. Iniunat niya ang kanyang kamay, tila palakol na magagamit niya para sirain ang langit. Ang mga pagsabog ay umuupa sa hangin. Namutla ang mukha ni Cheng Shan. Ang deployment spell ni Tian Han ay tumagos sa deployment spell ni Cheng Shan. Napakagaling. Hindi ito napigilan ni Cheng Shan. Siguradong matatalo siya kapag nagpatuloy siya. Pinagalitan niya ang kanyang mga ngipin, naikuyom ang kanyang mga kamao at ang kanyang mga ilaw na sinag ay naging mas matindi. Tumaas din ang lakas ng kanyang espasyo at oras. Naramdaman ni Tian Han na may nakapaligid sa kanya. Emph, tumingin ka sa akin. Malamig na sabi ni Tian Han. Pagkatapos, iniunat niya ang isang kamay at pinutol muli ang parang bundok na sinag ni Cheng Shan. Naramdaman ng lahat at nakarinig ng nakakatakot na lakas ng pagputol. Ang talom na iyon ay naglalaman ng hindi kapanipaniwalang deployment spell strength. Nang isipin ng lahat na ang matalim na talom ay maaaring hindi makalusot sa pag-atake ni Cheng Shan, nakita nila ang talom na naputol at naging maraming maliliit na bituin na nagpapaliwanag sa dalawang bundok ni Cheng Shan. Nako, sinira niya ang atake ni Cheng Shan mula sa loob. Hindi ganoon ang pagkakataon ni Cheng Shan. Nag-alala si Lin Fang nang makita niya iyon. Hindi niya akalain na magagawa ni Tian Han ang kanyang mga enerhiya na tumago sa enerhiya ng mga tao, parang kinokontrol niya ang mga atomo. Tila gumamit siya ng mga atomo sa kanyang deployment spells, at kontrolado niya ang mga ito ng maayos. Ang isang taong nakakaunawa sa mga atom na tulad niyan ay kasing lakas ng dalawang deployment spellcasters na hindi nakaintindi sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit nakakatakot ang pag-unawa sa mga spell ng deployment sa isang microscopicong antas. Gaya ng inaasahan, ang dalawang malabundok na ilaw na sinag ay naging mas mapatla. Ang lakas ng espasyo at oras ay naging mas mahina. Namutla ang mukha ni Cheng Shan. Dumudugo ang bibig niya, malapit na siyang matalo. Kung mawawala sa kanya ang isang ito, ang panig ng Cheng Clan ay mawawala ang lahat. Ngunit may isang taong hindi makatanggap ng pagkatalo. Sino si Lin Fang? Hindi maaaring hayaan ni Lin Fang si Tian Han na kumilos ng mayabang, lalo na't nagpasya siyang tulungan si Cheng Shan upang hindi na sila yumuko sa harap ng Tian Clan.
Nagpakawala si Lin Feng ng sumisip-sip na lakas na lumundag sa paligid niya. Si Cheng Shan ay lumuwa ng dugo at hindi na makapigil. Sa pagkakataong iyon, may kung anong lakas ang tumagos sa kanyang katawan. Bigla na naman siyang nagkasya. Ang kanyang dalawang kumikinang na malabundok na liwanag na sinag ay sumasabog na ngayon, at ang liwanag ng bituin ay mabilis na lumalabas sa kanila. Ang lakas ng bituin ay tumagos sa lakas ng pagsip-sip. Nabali ang talim ni Tianhan. Sumigaw si Tianhan ng isang nakakakilabot na tili at ang kanyang pitong aperture ay bumulwak ng dugo. Napabuga rin siya ng hangin. Nakaramdam ng sobrang panghihina si Tianhan. May kung anong kapangyarihan ang sumisip-sip ng kanyang lakas. Nanalo ang Cheng Clan. Hindi makapaniwala si Cheng Shan. Nanalo siya. Pakiramdam niya ay may tumulong sa kanya. Lumingon si Cheng Shan at tumingin kay Lin Feng. Ibinaba ni Lin Feng ang kanyang ulo. Nakatulong ba si Lin Feng? Ngunit siya lamang ang kilalang iskolar doon. Umiling si Cheng Shan. Kahit na ano, nanalo siya, kaya ano ang susunod? Habang nag-iisip si Cheng Shan, may mga dagandong nang bumangon ng isang bagong chi. Inangat ni Cheng Shan ang kanyang ulo at sumimangot. Isang binata na nakaputing damit ang lumabas sa Tian Clan. May hawak na pamaypay ang binata. Prinsipe Tian Qiong. Nandito siya. Ang Cheng Clan ay tiyak na mapapahamak sa oras na ito. Natalo sila. Napakalakas ni Prinsipe Tian Qiong. Ang mga taong iyon ay mga basura kung ihahambing sa kanya. Tanging si Prince Nan mula sa maklan ang makakalaban sa kanya, sa palagay ko. Namula ang mukha ni Cheng Clan, lalo na nang marinig niyang nag-uusap ang mga tao sa paligid. Kung aatake si Prinsipe Tian Qiong, tiyak na matatalo ang Cheng Clan. Prinsipe Nan. Ito ay si Prince Nan. Nandito rin siya. Nakarinig ng tunog ang karamihan. Nakita nila ang apat na babae na nakasuot ng pulang damit, may hawak na puting sedan. Nakaupo sa sedan ang isang binata na nakasuot ng asul na damit, puti ng niyebe ang kanyang balat. Tahil na parang peach ang labi niya. Mukha siyang pulbos na babae. Pero halatang lalaki siya. Siya rin ang pinakamalakas sa tatlong huling henerasyon ng Maklan. Si Prince Nan ay isang dalubhasa sa pagcast ng deployment spells. Nang lumitaw si Prince Nan, ang Cheng Clan at ang Tian Clan ay parehong naunawaan na hindi na ito kasing simple ng pagpapalitan ng mga pananaw sa cultivation. Lahat ng tatlong clans ay kasali. Tulad ng inaasahan, habang ang lahat ay naghahanap ng isang tao, may ibang mga tao na lumitaw at nakakuha ng kanilang atensyon. Isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay tila mga 20 taong gulang, at nakasuot ng itim na damit. Siya ay katamtaman ng itsura, at may hawak na isang dambuhalang espada. Ngunit ang babae ang nakakuha ng atensyon ng mga tao. Payat at matangkad ang babae, nakasuot ng pink na damit. Napakaikli ng kanyang damit kaya kitang-kita ang kanyang mga hita. Nakasuot siya ng asul na sapatos, at ang kanyang buhok ay nakakabit sa isang asul na kapit ng buhok. Hindi ganoon kaputi ang balat ng babae, pero malinis at marangal ang itsura. Si Cheng Yan o iyon. Ang henyong babae ng Cheng Clan. Oo, kahit ang pinakamalakas nilang cultivator ay nandito. Lahat sila ay may lihim na motibo noong inorganisa nila ang kompetisyon. Ngunit kahit na si Cheng Yan o ay may talento, wala siyang magagawa laban kina Prinsipe Nan at Prinsipe Tian Qiong. Nagdaldala ng lahat. Sa sandaling iyon, gamaan ang pakiramdam ng Cheng Clan dahil naroon si Cheng Yan o. Napakataas ng posisyon niya sa clan at kapag nandoon siya, parang mas madali ang lahat. Yan oo, ano? Tumingin si Cheng Shan kay Cheng Yan oo. Agad siyang lumipad papunta sa kanya. Huwag kang mag-alala. Lumayo ka, sabi ni Cheng Yan oo, na walang pakialam. Lumayo si Cheng Shan at tumabi sa isang lalaking nakaitim na damit. Tumingin siya kay Cheng Shan nang mapanukso at sinabing, ikaw na basura. Muntik ka nang matalo sa kompetisyon. Emph, Luozi, huwag mong overestimate ang sarili mo dahil may tiwala sa iyo ang leader ng clan. Huwag kalimutan na isa akong tunay na miyembro ng Cheng Clan. Malamig na sigaw ni Cheng Shan, nakatitig kay Luozi. Tumiti si Luozi ng mapang asar at sinabi. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, Cheng Shan, sa hinaharap, magiging manugang ako ng Cheng Clan, dahil maaga o huli, magiging asawa ko si Cheng Yan o, naiintindihan mo. Bakit? Sarkastikong sabi ni Cheng Shan. Emph, dahil naging eminent scholar ako. Sigaw ni Luozi, lumitaw ang ilang lakas ng espasyo at oras, at ang ekspresyon ni Cheng Shan ay nagbago ng husto. Tinitigan niya si Luozi, tumitibok ang kanyang puso. Si Luozi ay naging isang kilalang iskolar. Paano naging posible iyon? Nang makita ni Luozi na walang sinabi si Cheng Shan, humagalpak siya ng tawa. Pagkatapos ay binitawan niya si Cheng Shan at naglakad patungo kay Cheng Yan Oo, na tinitigan niya ng buong pagmamahal at paghanga. Ang walang kapantay na martial god, ikalawang aklat.
Kabanata 10, Pinahiya si Lin Fang. Prinsipe Nan, matagal nang hindi nagkikita. Gaano kalakas ang iyong deployment spells sa mga araw na ito? Tanong ni Prinsipe Tian Kiyong, na nakangiti kay Prinsipe Nan. Nakita ng lahat na ang kanyang ngiti ay ganap na peke, gayunpaman. Ipapakita ko sa iyo sa panahon ng deployment spell competition. Walang pakialam na sabi ni Prince Nan. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Prinsipe Tian Kiyong. Tumiti lang siya at tumingin sa mga miyembro ng Cheng Clan. Ang Cheng Clan at ang Tian Clan ay nagpapalitan ng pananaw sa cultivation. Sa ngayon, ito ay isang mabubunot. Gawin natin ang susunod na round. Ako, si Tian Kiyong, ang gagawa nito. Gusto kong suruan ang isang magiting na bayani ng Cheng Clan. Sabi ni Prinsipe Tian Kiyong sa tono na parang nag-uusap at tumatawa ng masaya. Ang mga miyembro ng Cheng Clan ay galit na galit. Higit sa lahat, gustong lumaban ng personal ni Prinsipe Tian Kiyong na mauuwi sa kahihiyan. Gusto niyang apihin ang Cheng Clan at ipadama sa kanila ang panghihina ng loob. Tian Kiyong, anak ko, magsisimula na ang kompetisyon. Hindi mo na kailangang makialam ngayon. Bumalik ka na, sabi ng isang boses sa langit. Parang kulog, at lahat ay nanginig nang marinig nila iyon. Inangat ni Lin Fang ang kanyang ulo at nakita ang isang medyo may edad na lalaki sa tuktok ng matayog na gusali. Nakatayo siya sa tabi ni Cheng Yanuo at nakangiti ng pilit kay Tian Kiyong. Tumingin si Tian Kiyong sa medyo may edad na lalaki at yumuko. Sabi niya, si Tito Cheng, siyempre, naiintindihan ko. Tian Kiyong, anak ko, pakisabi sa mga miyembro ng Tian Clan na lumayo. Huwag tayong mag-aksaya ng oras dito bago ang kompetisyon. Patuloy ni Cheng Zhe, nakangiti ng manipis habang nakatingin kay Tian Kiyong. Tumiti pabalik si Tian Kiyong kumiling. Tio Cheng, ngayon, napagkasunduan naming magpalitan ng kuro-kuro sa paglilinang ngayon, at nagsimula na kami. Dalawang round na ang nangyari. Natatakot ka bang matalo, Tio Cheng? Yun ba ang dahilan kung bakit mo kami gustong umalis? Kung ganoon, makakabalik ako sa Tian Clan. Nanunuyang sagot ni Tian Kiyong. Nagbago ang ekspresyon ni Cheng Zhe, ngunit kinontrol niya ang sarili at masayang sinabi. Tian Kiyong, anak ko, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Dahil sa ganoong paraan, kaya sino ang pinapadala ng Tian Clan? Ayaw ni Cheng Zhe na mawalan ng mukha ang Cheng Clan. Kung hindi, pagtatawanan sila ng mga tao sa Zhongzhuan City. Tulad ng sinabi ko, ako. Sabi ni Tian Kiyong, yumuko at nakangiti. Pagkatapos ay tumalon siya pasulong, nakaharap sa Cheng Clan. Hinatak ni Cheng Zhe ang mahabang mukha. Kinakabahan siya at nag-aalala. Si Tian Kiyong ay napakalakas. Tiyak na matatalo ang Cheng Clan ngayon, kahit na pumagit na si Cheng Yanuo. Bukod pa rito, sasali si Cheng Yanuo sa kompetisyon, at kung matatalo siya, mawawalan siya ng gana at maimpluwensyahan nito ang kanyang pagganap sa aktwal na kompetisyon. Hindi siya gaanong kumpiyansa. Luo Zi, pumunta ka. Sabi ni Cheng Zhe kay Luo Zi, ang nakaitim na damit na nakatayo sa likod ni Cheng Yanuo. Talagang natakot si Luo Zi nang marinig niya ang pinuno ng clan, namutla ang kanyang mukha. Kahit na siya ay naging isang eminent scholar, hindi niya kayang makipagkompetensya kay Tian Kiyong. Natakot si Luo Zi, ngunit ano ang magagawa niya? Napansin ni Cheng siya na humahatak ng mahabang mukha si Luo Zi at hindi siya kumpiyansa. Pumunta siya kay Cheng Zhe at bamulong. Tito, si Luo Zi ay. O sige, ngayon lang tayo makakaasa kay Luo Zi. Napabuntong hininga si Cheng Zhe. Parang wala na siyang pag-asa. Siya ang pinuno ng Cheng Clan, kaya lang niya iyon. Hindi niya maaaring hayaan ang sarili niyang anak na makipagsapalaran, at maaari lamang umasa kay Luo Zi. Maaari din niyang isaalang-alang ito bilang isang pagsubok upang makita kung si Luo Zi ay isang karapat-dapat na asawa para sa kanyang anak na babae, si Cheng Yanuo. Luo Zi, kung magpapakita ka ng kasiya siyang kakayahan ngayon, ibibigay ko sa iyo ang aking huling pahintulot tungkol sa iyo at sa aking anak. Deklare ni Cheng Zhe. Si Luo Zi ay mukhang napakasaya. Tumingin siya kay Cheng Yanuo sa likod niya sa kanyang maikling damit at naikuyom ang kanyang mga kamao. Tumango siya kay Cheng Zhe at naghanda sa pag-atake. Tiyo, sa panahon ng pagsusulit, nakakita ako ng isang hindi kapanipaniwalang eminent scholar, dapat natin siyang ipadala. Sabi ni Cheng Shan. Masyado siyang nag-aalala, wala siyang tiwala kay Luo Zi. Mukhang nagulat si Cheng Zhe. Isang kilalang scholar. Gusto ng taong iyon na sumali sa grupo ng Cheng Clan. Bakit? Narinig iyon ni Luo Zi. Hinatak niya ang isang mahabang mukha, itinatago ang kanyang galit. Ibig sabihin ay ayaw ni Cheng Shan na magpakasal sila ni Cheng Yanuo. Mukhang nakakatakot ang ekspresyon ni Luo Zi. Na-curious siya kung sino ang maglalakas loob na pumunta sa harapan, sino ang maglalakas loob na harapin siya. Brother Mufang, mangyaring lumabas.
Sabi ni Cheng Sha nang makita niya si Cheng Zhe na mukhang naguguluhan. Dali-dali niyang tinawagan si Lin Feng at magalang nang umiti sa kanya. Nagulat si Lin Feng, ngunit lumabas sa karamihan. Kumbinsido si Cheng Sha na kaya niyang manalo, salamat kay Lin Feng. Si Lin Feng ay isang napakalakas na deployment spellcaster. Nang tawagan ni Cheng Shan si Lin Feng, ang buong pulutong ay tumingin sa kanya, kasama sina Prince Tian Kiyong at Jun. Prinsipe, ang batang iyon. Naikuyong ni Jun ang kanyang mga kamao, mukhang galit na galit. Tumanggo si Prinsipe Tian Kiyong. Parang naguguluhan siya. May impression siya na si Lin Feng ay hindi kasinghina ng iniisip ng mga tao. Nang marinig ni Luo Zi si Jun, tumingin siya kay Prinsipe Tian Kiyong sa kakaibang paraan. Kilala ni Prinsipe Tian Kiyong si Lin Feng. Tumingin si Luo Zi kay Lin Feng na may pagdududa. Sino itong Mo Feng? Kilala pa siya ni Prinsipe Tian Kiyong. Si Lin Feng ay nakatayo sa gilid ni Cheng Shan. Tumingin si Cheng Zhe kay Lin Feng. Naramdaman niya ang ilang espasyo at oras, pati na rin ang walang laman na lakas ng espasyo. Gaya ng inaasahan, si Mo Feng ay isang eminent scholar. Saan ka nang galing, little brother? Tanong ni Cheng Zhe kay Lin Feng. Tuwang-tuwa siya. Sinubukan ni Lin Feng na mag-isip ng isang bagay nang mabilis at mahina hong ngumiti. Galing ako sa God's Village. Ha? God's Village. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Cheng Zhe. Kakaiba ang mukha niya, pero wala siyang sinabi. Tumanggo lang siya. Tulad ng inaasahan, isa kang eminent scholar, nagpapasalamat ako na pinili mong lumaban sa aming panig. Dahil si Lin Feng ay lalaban, ang Cheng Clan ay hindi na rin mawalan ng mukha, dahil kahit na siya ay matalo, walang sino man ang makakapagsabi na ang mga disipulo ng Cheng Clan ay hindi sapat, dahil si Lin Feng ay hindi isa sa kanila. Naunawaan niyo ni Lin Feng, ngunit dahil gusto niyang umasa sa Cheng Clan upang pumunta sa gitnang bahagi ng supranatural na rehiyon, hindi niya ito pinansin. Ako. May gustong sabihin si Lin Feng ngunit pinutol siya ni Luo Zi. Itinulak niya si Lin Feng sa isang tabi at sumigaw. Leader, hayaan mo akong lumaban. Hindi ko hahayaang mawalan ng mukha ang Cheng Clan. Kumunat ang noo ni Lin Feng at tumingin kay Luo Zi. Sumulyap din si Luo Zi kay Lin Feng. Hindi siya mukhang masaya. Mapanuksong sabi niya. Wala kang pakialam kasi kung matalo ka, hindi mahalaga. Hindi ka taga Cheng Clan, kaya wala kang pakialam kung mawalan tayo ng mukha. Luo Zi, ikaw. Nang marinig ni Cheng Shan na pinahiya ni Luo Zi si Lin Feng, galit na galit siya at tinuro siya. Emph, hindi lang sino man ang makakalaban sa panig ng Cheng Clan. Kahit na isa kang eminent scholar, ordinaryo ka lang. Kinokontrol ko na ang mga atom. Mapapatay kita agad. Panoorin mo na lang ako, kung hindi, pagtatawanan ka ng mga tao. Deklara ni Luo Zi, hindi pinapansin si Cheng Shan. Patuloy niyang pinagtatawanan si Lin Feng. Natagpuan ni Lin Feng na kawawa si Luo Zi, ngunit alam niya kung paano siya dapat mag-react sa mga sitwasyong ito. Hindi niya pinansin si Luo Zi, na lalong nagpagalit kay Luo Zi. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sinigawan si Cheng Shan. Hindi hinahayaan ng Cheng Clan na kahit sino lang sumali sa Cheng Clan, lalo na ang mga piraso ng basura. Hindi banggitin ang isang ordinaryong eminent scholar. Mapanuksong sigaw ni Luo Zi. Naikuyom ni Cheng Shan ang kanyang mga kamao, sinusubukang pigilan ang sarili at hindi sumabog sa galit. Kapatid na Mo Feng, siya. Nagsimulang humingi ng tawad si Cheng Shan kay Lin Feng. Kumaway si Lin Feng at ngumiti. Hindi mahalaga. Manatiling kalmado. Si Luo Zi at Prinsipe Tian Kiyong ay magsisimulang makipaglaban. Kung matalo si Luo Zi, ang Cheng Clan ay kailangang lumuhod sa harap ng mga miyembro ng Tian Clan. Ang kabaligtaran ay totoo rin. Ngunit maaari bang matalo si Tian Kiyong? Walang nag-aakalang matatalo si Tian Kiyong.